Real talk tayo. Usapang offload, usapang immigration, at usapang Dubai. Kung ikaw nagpaplano ka na mag-tour sa Dubai at wala ka naman talagang kakayahan, o sabihin nating hindi naman talaga totoong mag-tour ka eh, kundi yung magtatrabaho ka lang talaga doon, ano? Tapos, kitang-kita naman, wala kang sapat na kapasidad. Or sabihin natin kulang yung pera mo para mapatunayan mo na ikaw ay turista na magtutur ka at sa dinami-dami ng pwedeng puntahan na malapit dito sa mga katabing bansa natin na mas less yung gastos kung gusto mo lang naman talaga mag-tour, na ang ibig sabihin naman talaga ng pagtutur ay pagwawaldas ng pera. Magliliwaliw ka eh. And then, ang gusto mo, pagtutur mo is diretso ka ng Dubai, doon ka magtutur. Pero wala ka namang sapat na kakayahan. Sabihin na natin yung totoo, real talk. Wala ka namang sapat na pera talaga eh. Sasabihin mo, yung privacy, yung rights to travel mo, malalagpasan. Hindi. Andun yung rights to travel mo, pero patunayan mo na ikaw ay merong sapat na pera. Real talk tayo, may sapat kang pera kung pupunta ka man ng Dubai para mag-tour, ipakita mo, patunayan mo yung iyong proof of financial capacity documents hanggat mare, merong kang 100,000 or milyon sa bangko para ikaw ay masabing kaya mong mag-tour papuntang Dubai. Kasi napakamahal sa Dubai. Kung ang pera mo, 30,000 pesos, real talk tayo, 30,000 hanggang 50,000 eh, baka hindi umubra. Kasi ang mahal sa Dubai para maging totoong turista. Kaya to avoid offload, kung hindi mo rin lang kayang mag-tour talaga papuntan sa Dubai, wag na. Kasi mas malamang ma-upload ka. Ganun. Kasimple yun.